So yung mga kababayan, nandito kami ngayon sa sitio Kabangbang. Kabangbang, no? Naalala nyo yung na-vlog namin noong December, si Clarissa. Hello. Kamusta ka? Okay ka lang? So namigay kasi kami ng package, tapos nakita namin siya narito. Bakit ito ka nakatira? Di ba doon yung balay nyo? Bahay po ito ng ano? Ng? Ate ko. Abay ng ate mo. Okay, kamusta ka? Okay. Nag-aaral ka pa? Opo. Okay. Sino nakasama mo dito? Mga kapatid na po. Tsaka? Tatlo, lima ko kami ng kapatid. Oo. Yung tatlo nag-aaral po doon. Uh-huh. Yung isa naman nagpunta doon sa akin. Kasama yung asawa. Asawa mo? Oh. Yung nagpunta kayo dito pag uwi nyo. Oh. Nag-uli naman mo dito. Nag-ingon ang akong lulong. Paano nyo inalang inyong anak? Vitamin na lang. Sabi mo nag-asawa ka na. Siya po si Clarice, ang dalagang nakilala namin noong December 2023, isang buwan na ngayon. Ito ang bahay nila noon nang amin silang mapuntahan. Kumakain nga sila noon na tuyo lamang ang kanilang ulam. Mahirap daw ang buhay nila dahil walang maayos na trabaho ang kanyang mga magulang. Ang kanila daw mga magulang ay naghiwalay na at iba-iba ang kanilang ina. Silang magkakapatid ay may iba't ibang ina. Dahil ang kanilang tatay ay nagkaroon ng iba't ibang asawa. Pero wala namang naging problema kahit na ganun ang pamilya nila. Sila ay nagsama-sama sa isang bahay at lumaking magkakasundo. Binigyan din namin sila noon ng package, mga damit at pagkain, ganun din ng cash. Pangarap ni Clarissa na makapagtapos ng pag-aaral at maging guro balang araw at nangangamba siya na hindi matupad yon dahil sa hirap ng kanilang buhay. Kaya ganun na lamang ang aking pagkagulat na malaman ko na siya pala ay nag-asawa na, isang buwan pa lamang ang nakakalipas mula ng amin silang makilala. Ingatan mo yung sarili mo at huwag na huwag kang mag-aasawa agad, ha? Ito pa rin mo yung pangarap mo, ano? Kasi nung last time na nakita ka namin, di ba wala ka pang asawa na? Tapos, Nag-inan ako lulong. Pamilya niya na lang ang anak kayo. Wala naman kayo. Wala naman na siya yung mama. Wala siya yung mabuhis yung kwan. Wala mabuhis akong kwan. Sa akong mama. Nag-kwan na po din. Pagkagaling daw namin sa kanila kinahapunan, dumating ang kanyang lolo at pinag-aasawa na siya. Ito daw ay dahil hindi na kayang buhayin ang kanyang mga magulang at marami silang magkakapatid at wala na rin daw siyang nanay na mag-aalaga sa kanila. Hindi niya kagustuhan na mag-asawa kaagad, pero wala siyang nagawa kundi pumayag na lamang. Masakit daw ito para sa kanya. Umiyak at mabigat sa kanyang dibdib. Pero haharapin ang katotohanan na siya ay pinag-aasawa na sa mura niyang edad. Pwede tayo sa loob? Sige. Pakit pang tayo ha? Para mapakausap na kanyang mga awit. So ang sabi daw po na napunta kami sa kanya, tapos nung kinahapunan, sinabi ng kanyang lolo na mag-asawa na lang siya paminyuin kasi wala namang magbubuhay or ano, at tapos wala rin siyang mama. Bakit ka pumayag? Ha? Ilan taong ka na nga? 40.
Tama pa, Clarissa. Alam mo ba kaya kami bumalik? Para matulungan kita na makapag-aral. Pakiusap kita sa sponsor ko ng pag-aralin ka. Tama, ang layo nito, bumalik kami para sa'yo. Tapos malaman ko, asawa ka na pala. Wala kang nagawa? Ha? Wala kang nagawa? Hindi mo na pinigilan? Bakit? So, pag sumuway ka ba, may mangyayari sa'yo o what? Kung masupak ba daw ka, may tabas mo? Talagang gusto ng lolo mo na mag-asawa ka na? Gusto rin mo ba? Gusto rin mo? Hindi ko gusto, pero yung lolo ko naman. Kasi sabi na yung papa ko na pa-asawa na daw ko. Kaya napilitan ka na rin mag-asawa ka. Hindi mo ka gustuhan. Ha? Hindi mo ka gustuhan. Mabigat sa dibdib mo. So parang naging set up? Dinala ka na lang sa lalaki? Anong ginawa? Paano? Unsa pagbuhat, unsa yung mga ginahimo ninyo atong time, no? Atong adlawa. Namalay? Namanhikan? Namanhikan? Kinasarapan? Hindi rin natin siya na-save. Gusto ka namin sana matulungan kita na mapag-aral hanggang kolehiyo. Nag-asawa ka naman. Nag-aaral ka pa. Kasama mo dito ang iyong bana? Anong trabaho niya? Sa uma. Ito hindi naman sa pag-aano, Clarissa, ha? Diba pag nag-aaral ka, alam mo naman yung mangyayari kapag nagtapos ka ng pag-aaral, makakapag-trabaho ka ng maayos. O kahit high school lang yung matapos mo, may alam ka, matatanggap ka sa Davao. Kahit sales lady, kahera, o sa mga mobile phone. Kung grade 11 and 12 natapos mo, or makapag-college ka. Pero ngayon, nag-asawa ka, alam mo yung mangyayari sa'yo. Pinapasaan naman ako. Bakit hindi ka tumanggi? Talagang walang magagawa. Di ba bawal naman yun? Ang maagang pinag-aasawa kahit na sa tribo ninyo ay may batas naman. Bata ka pa ba? Nakaboya ka na? Or kumbaga itong edad na to, may nakatalaga na para sa'yo? Kanang nanagiday kay gamay pa daw ka, bata pa ka, nanda kay giplaster nga lalaki para sa imo, ha? Kanang gibuya ka? Wala. So itong lalaki na to, hindi mo pa nakita? Noong the time na dumating kami, nung sinabi ng lolo mo na mag-aasawa ka na, hindi mo pa nakita yung lalaki? Oh my God. Ilan ba na kayo? Wala pa isang buwan. Isang buwan na? Ay, opo. December 8 kami nandito nun eh. Isang buwan pa lang. So, nagtutuloy ka pa sa pag-aaral mo? Dito ka napasok? Ano ka na ng grade? 8. Doon ka napasok, no? May high school. Grade 8 man na siya. Hindi ka ba natakot sa haharapin mong buhay? May asawa? Maka ba daw ka nahadlok? Nga musood ka sa pagkinabuhin ninyo? Ready ka ba? Ready ka na? O tinan mo para siyang... Ano mo yung bata pa? Hindi ko alam kung nakuwento ko sa kanya. Nakuwento ko ba sa kanya si Mylene? Parang hindi pa. Hindi, okay. Meron kami isang katutubo na tinulungan
katulad mo rin siya, katribo nyo. Ibinoya rin siya ng kanyang magulang dun sa lalaki. So sakto dumating kami, ayaw niya talagang mag-asawa. Kahit anong gawin ng magulang niya, ayaw niya, umiiyak siya sa amin. Sayang walang signal dito, wala yung video. Ginawa namin, sinave ko siya. Yung lalaki nagbayad na lang, kung tawagin ay Dory. Ang tawag sa inyo nun? Sa vlog. Sa vlog. Binayaran namin yung lalaki para hindi matuloy ang kanyang pag-aasawa. Kasi sinave ko siya sa pag-aasawa. Dinala ko ngayon sa Maynila. Nag-aaral na siya doon. Malaki na ang nabago sa buhay niya. Pangalawang taon niya nasa sa amin. Nasa sa akin, nasa Maynila. Kaya ako sinasabi yun sa'yo kasi yung buhay na sana ay doon ka nakalagay sa maayos. Wala na kaming magagawa kasi nag-asawa ka na. Kumbaga, ito yung lampong ayaw mo din pero nandun eh. Hindi mo na siya kumbaga hindi ka na pwedeng kumawala. Nagsama na kayo, di ba? Mahal mo na ba yung lalaki? Mahal mo na siya? Isang katanungang napakabigat din ng kasagutan. Ilang taon na siya? 21. Tapos 14. Bali, hindi naman sa ijinajudge ka namin o hinusgahan natin siya kasi nga sa tribo nila. Pero baka mahiwa ka. Baka mahiwa ka yung bubugakin. Tingnan nyo, napakabata pa nito. Tapos dito kayo nakatira, wala pa kayong sariling bahay. Diba? Kaya kayo namin pinutulungan. Kasi yun nga yung tribo ninyo para mabago yung buhay. Diba? Kailangan namin kayong isave para yung pag-aaralin nyo ay magtuloy para hindi ganito yung sasapitin nyo. Salin-salin na lang, puro ganito na lang tayo. Kanya. Diba? So ngayon, sana matupad mo pa rin yung nais mo. Diba gusto mo maging? Maging teacher. Maestra, diba? Sayang, Clarissa. Sayang, no? Hindi mo na mababago yun. Hindi mo na maibabalik yung dati na sana wala pa kong asawa. So, ang isipin mo na lang ngayon, kapag nabuntis ka, kakaanak ka. Ready ka na bang maging nanay? Di ba? Nasa plano nyo na ba na magkaanak? Nagsasama na talaga kayo? Nagsama na kayo? Nag-ipo na mo? Ha? Naan mag-adre yung tulog yung mukhang bana? Ay, nag-umba na. Nagsama na. Nagsama na daw po. Nayaan mo na wala na tayong magagawa doon, Clarissa. Sayang lang. So, kung may pagkakataon ka sana na lumaban or hindi mo gusto yun, gagawin mo. Saya. Kung nada kay panahon na ita, kanang mo kontra sa usupak sa sulti sa imong lolo, buhaton pa ba daw ni mo? Kung tagaan ka panahon, higayon. Nanaan, di mo alam. Kasi bata, tinan nyo yung the way siya mag-react. Kasi nga, bata pa siya. Sayang talaga, Clarissa. Ako nang hinayang para sa iyo. Sayang tong bata. Ganda-ganda nitong bata. Ano to? Ganda ng yung ngipin. Ganda ng mukha mo. Muray na totoong Pilipina. May height. Mag-uuma ka. Magbubukid na.
kanyang sariling bahay. Ito. Diyos ko, puro de. Sayang. Sayang. Umiyak ka nung nalaman pag-aasawayan ka? Ha? Hindi ka umiyak? Ginusto mo na rin? Nihilak ba daw ka? Nung salba sinabi ng lolo mo, mag-asawa ka na, hindi ka man lang nabigla or... Asuko? Asuko. Nag-iyak ako sa'yo. Nag-iyak ka? Hindi na akong pumunta sa kanila kay... Magalit ako sa kanila. Pinapasawaan nila ako. Siguro may kakayanan ka lang na makatakas, no? Sana tumakas, no? Wala, hindi natin yun ano mga kababayan. Yun life nila yun eh. Yun yung buhay ninyo. Pero sana nga, di pa naman sana huli ang lahat ng dumating tayo, di ba? No? Kasi pinapakiusap ko na siya dun sa sponsor na isa eh. Sorry talaga. Sayang, Clarice. Ngayon tayong magagawa. Alam mo, magkakapag-aral ka sana ng tuloy-tuloy hanggang college. Alam, di na pwede kasi nag-asawa ka. Pwede mo yung gawin, mag-aaral ka nga. Tutuloy mo bilang ikaw nag-aaral ka, pero hindi maiwasan na maaari kang mabuntis. Pa-priority mo yung anak ngayon. Hindi mo naman itutuloy yung pag-aaral. Sayang. Hinayang ako para sa iyo. Anyway, nangyari na yan. So, ang payo ko na lang sa iyo ay maging mabuti kang ina. Pag dumating yung panahon na nagkaanak ka na, huwag igaya yung nangyari sa iyo. Palakihin yung mga anak mo na huwag itatak sa isip sa kanya na mag-aaral at hindi mag-aasawa at the age of ganito na minor pa. Ha? I know yung sa tribo ninyo ganyan talaga, but meron may magagawa pa. Ha? Kailangan sa'yo mismo magaling at maituro sa mga anak mo na mali yun. Kailangan mag-aral tayo para maging maganda ang buhay natin. Kung hindi tayo mag-aaral, ganito pa rin. Sasalin mo lang sa anak mo yun kung nangyari sa buhay mo. No? And maging mabuting ina sa mga anak, mabuting asawa. Sa ngayon kasi, syempre, isang buwan pa lang kayo nagsasama, hindi mo pa maramdaman sa sarili mo na mahal mo yung asawa mo. Kasi nga, it's arranged marriage. So, darating din yung time na mamahalin mo siya at maging mabuting asawa sa kanya. Ha? So, ang maitutulong ko na lang sa'yo ngayon, yung pangaral ko. At Paul, paliwag ako nung ano, nung sa wala. Wala kayong ilaw dito. Baka kayo nabigyan ng ilaw nung nakaraan. Wala, no? Nabigyan ko kayo ng solar at saka ito. Ako na, ano ko sa'yo, Clarice. Sayang. Alam mo, pagkita ko pa lang sa'yo kanina, di ba? Nung dumaan kami ng sasakyan bumaba, nakita ko siya nakatayo. Sabi ko, oh, si ano yun, no? Ayun na, sakto. Parang may asawa na siya. Kasi sa itsura mo parang iba na eh. Mabigat ba sa dibdib na dinadala? Nga ba daw kay bati o kay ubos yung mukhang lugat? Ha? Meron? Meron daw. Ano yun? Sige, ikwento mo sa amin kung may yan. Okay lang umiyak. Sige, ano yun? Ano yung mabigat na dinadala? Okay lang, huwag kang mahiya. Sige lang. Ano yun? Sulti kay kuya. Sulti sa akin. Para maintindihan kita. Ano yun? Ha? Sige na, sulti.
swerte kay kuya. Ano? Ano yung mabigat mong dinadala sa dibdib mo? At Bisaya, hindi ka magtagalog. Hindi mo masabi? Pero may mabigat daw siyang dinadala, hindi niya masabi. Kanya yung the way siya mag-an, talagang batang-bata pa. Kaya, matubigan ko kayo nito ha. Ilo kay sa gabi. Baka mayroon kayong solar. So ito ay may tatlong bumbilya. Yan. Ipakabit mo na lang ito. Tapos pwede rin dyang mag-charge ng cellphone kung may cellphone ka. Mag-emergency. Ilagay lang dito. Ayan. Tapos, ay yung solar panel niya. Bibilad mo lang to sa araw, ha? Para mayroon kang ilaw. Para hindi kayo madilim sa gabi. Mahirap dito. Wala pa pong kuryente. Ayan, saksak natin dito. Ayan, may araw dito. Ayan, makikita mo dyan, nag-charge siya. Ayan. Ayan. Tapos, ang galing ko lang, ha? May flashlight pa yan. Ito yung harap. Ito naman yung, ayan, yung pinaka-flashlight. Tapos, meron pa siyang radio. Sana Bluetooth mode. Pwede mo rin i-connect yung Bluetooth ng cellphone mo dito kung gusto nyo mag-music. Pwede lagyan ng USB para mag-dance-dance kayo, magsayaw-sayaw. FM mode. Pero siguro naapoy kung Bluetooth mode. May signal pala dito. Ito may signal, no? Ah, kasi dito bukid nun harap. Okay. Ayan, tapos ayan, mayroon pang ganito. Mag party party kayo, magsayaw sayaw, mayroon kayong ilaw, bongga ka tayo. Oh, ayan. Diba, ganda? Oh, paayos mo na lang tong ilaw sa iyong asawa o sa kapatid mo para may lagay dito, ha? Promote ko lang pala mga kababayan, pasensya na. Maghanap buhay lang ako sa bilid, ha? Kung gusto nyo pong mag-avail nito, that is 2,800, free shipping na nationwide. Pag bumili po kayo, may kasamang free na disco light. Free na po yan. So, bili na po kayo, ha? Para makakuha kayo ng free disco light. Okay? So, ito na para sa iyo to. Yeah. So, anong pagkain nyo ngayon ng asawa nyo? Asawa mo? Ang pagkaon nyo? Wala pa. Wala pa siyang ibibigay na pera sa iyo. Kita mo? Mahirap, di ba? Hirap. Sayang ka, Kalaris. Hindi, okay lang yun. Nabigyan kita nito. Maging mabuting asawa, ha? Kunin mo ito. Para magamit niya, ha? Wala ka bang nararamdaman sa tiyan mo? Hindi ka pa buntis? Ha? Hindi pa? Sa bagay, kailan lang? Bago pa lang. Isang buwan pa, mahigit. Ay, good luck. O, alam kong nag-asawa ka na nga agad kanina. Binigyan kita ng mga pambabies na damit para ready ka sana.
Ikaw ka muna magbuntis, ha? Sabi mo sa asawa mo muna magbuntis. Baka magbuntis ka na. Ha? Huwag muna. Siguro magbuntis ka mga 18 years old ka na. Kasi minsan yung maagang pagbubuntis, nagkakaroon ng problema. Yung early mother, no? Nagkakaroon ng problema sa matris. Mahirap. Ha? Lalo dito, layo ng ospital. Kaya mag-ingat, ha? Okay? Sige, hindi ka namin inuusgahan, ha? I know, ganyan talaga yung sa tribo nila po. Respeto, at intindihin natin yung kalagayan nyo. Okay? So, wala na kaming magagawa doon. So, nangihinayang, pero laban na lang, ha? Fight! Okay? Sige po mga kabayan, marami pong salamat. God bless po sa inyong lahat.